cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating E2Live, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang E2Live ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutuloy natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Magandang araw, mga batang MTB mula Luzon, Visayas at Mindanao. Isang makaalamang araw ang bati ko sa inyong lahat. Bago natin simulan ang ating pag-aaral sa araw na ito, tayo munang mag-awitan. Naalala niyo pa ba ang ating MTB song? Ayan, sige, simulan na natin ang ating awitan. Magbibilang ako mula 1 hanggang 3. Okay? 1, 2, 3. Tatlo, tayo nang maglakbay sa mundo ng MTB. Kahusayan, kaalaman ay tuklasin. Kaisipan ay handa sa bagong aralin. Kasanayan ay ating lilinangin. Ulitin po natin ha. 1, 2, 3. Tayo nang maglakbay sa mundo ng MTB. Kahusayan, kaalaman ay tuklasin. Kaisipan ay handa sa bagong aralin. Kasanayan ay ating lilinangin. Ayan! Nako, alam ko at sigurado akong handang-handa na ang ating mga tuti mula Luzon, Visayas at Mindanao sa ating aralin sa araw na ito. Ayan! Ano kaya ang ating gagawin at ano ang ating pag-aaralan sa araw na ito? Mayroon kami mga sorpresa sa inyo na inihanda ni Tutor Lori. Ngunit sa araw na ito ay hindi ko siya makakasama, no? Ako lang muna ngayon ang magtuturo sa inyo. Okay, ako ang inyong Tutor Alma na makakasama ninyo sa bagong aralin sa araw na ito. Kaya simulan na natin po. Ano kaya 'yon ang ating tutuklasin sa araw na ito? Tapos sa tayo mag-awitan, kaya ang susunod natin po ay atin pong pasasalamatan ang mga gumawa nito ng ating modules na kung saan dito po natin kinukuha ang ating mga kasanayan, no, mga kasanayan na itinuturo namin sa inyo tuwing Miyerkules ni Tutor Lori. Okay. Ngayon ay ating aalamin, no? Balikan natin yung ating nakaraang aralin. No? Magbalik-tanaw muna tayo sa ating aralin sa araw na ito. Okay? Ikalawang markahan at ikatlong linggo na po natin ngayon. Okay. So pagkatapos ng aralin na ito ay ang mag-aaral ay inaasahan na makikilala at magagamit ang panghalip sa pangungusap. Panghalip pamatlig. Panghalip pamatlig pala ang ating pag-aaralan. So magbalik-tanaw muna po tayo. Ano kaya 'yun ang ating aralin noong nakaraang linggo? Okay. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ni Butchukoy. Iyo, ang kanyang sinasabi sa atin, ano kayang panghalip ito? Kanya? Ano kayang sunod? 1, 2, 3, and then ano pa kayang kasunod? Akin?
Alam nyo ba kung ano ang tawag natin dito sa mga panghalip na ito na iyo, kanya at akin? Ito ay tinatawag nating panghalip paari. Balikan natin ang panghalip paari sa araw na ito. Okay? So bago nun, bago tayo sasagot ay basahin ko muna sa inyo ang panuto. Oh, nasaan na kayo yung panuto natin? No? Makinig mabuti. Panuto. Ano ang angkop na panghalip paari sa mga pangungusap? Isulat ang sagot sa kwaderno. Handa na ba mga batang MTB namin? MTB Tagalog, dalawa? Nako, sige, tingnan ko nga. Ihanda ang lapis at papel, ha? At isulat ang inyong mga sagot. Okay, at kung maaari din, isulat ang inyong mga sagot sa chat box. At mamaya, babasahin ko yan. Okay, unang bilang. Tingnan natin. Ano kayang nakasulat dito? Sapat lang ba ang kulay na itim na aso na nasa pintuan? Uulitin kong pagbasa, ha. Sapat lang ba ang kulay itim na aso na nasa pintuan? Ano kaya ang panghalip paari na ating gagamitin? Ang sagot mo ba ay panghalip paari na iyo? Naku, ang husay-husay mo, batang MTB! Ang galing! Okay, pangalawang pangungusap. Ano kaya ang nakalagay dito? Ang asol na sapatos ay kay Bea. Sapat lang rin ang pula na laso. Ano ang panghalip paari na dapat mong gamitin? Ang isinulat mo bang sagot sa chat box ay kanya? Nako, batang MTB, amazing ka! Ang husay mo! Ayan, pangatlo na tayo, pangatlong pangungusap. Tingnan natin, ano kaya dito ang nakasulat na tanong? Patlang ang blusang pula na nasa ibabaw ng mesa. Uulitin ko po ang pagbabasa, ha? Patlang ang blusang pula na nasa ibabaw ng mesa. Ano ang panghalip paari na dapat mong gamitin dito? Ang isinulat mo ba sa chat box ay akin na panghalip na paari? Naku po, tatlong masayang mukha ang ibibigay ko sa iyo. Ayan, pang-apat, dumako na tayo sa pang-apat na pangungusap. Bea, tatlang ba ang 500 ito? Nakita ko kasi sa ilalim ng mesa. Anong panghalip paari ang dapat mong gamitin dito? Ang isinulat mo bang sagot ay iyo? Kung iyan ang sagot mo, ang galing-galing mo, batang MTB dalawa. Okay, dumako na tayo sa panghuling bilang, ang panlimang pangungusap. Titingnan natin. Ano kaya na dito ang tanong? Naku, excited na akong malaman ninyo at excited na rin akong makita ang inyong mga sagot sa chat box. Babasahin ko muna ang pangungusap, ha. Nawawala ang pitaka ni Bea. Sa kanya kaya ang pitakang napulot patlang? Anong panghalip paari na dapat nating gagamitin? Ang sagot mo ba sa chat box ay natin? Naku po, ang husay-husay mo talaga, batang MTB Tagalog dalawa, ang husay mo. Ayan, so bibigyan kita ng tatlong palakpak. Napakahusay mo talaga. Ngayon, nakapagbaliktanaw na tayo. Sabi ko kanina ay, ang ating pag-aaralan ay tungkol na naman sa panghalip na panghalip pamatlig. So sa pagkakataong ito ay dapat makilala mo at magamit ang panghalip pamatlig sa pangungusap. Ano-ano ba ang mga panghalip pamatlig? Alamin natin ngayon. Ayan, tingnan natin kung ano yung mga panghalip pamatlig. Alamin natin, ha? Handa ka na? Sige, ano kayang unang panghalip pamatlig? Nakita niyo ba yung lobo? Ano kaya ang narito sa mga lobo? Ano kaya yung unang panghalip pamatlig ang nakasulat dito? Nakita mo ba ang panghalip pamatlig na ito? At ang sunod ay iyan? Yan bang nakikita mo sa screen? Naku! Ang tawag natin dyan ay? Meron pang isang pamatlig na panghalip
Ito, iyan, at iyon. Ayan, ang tawag natin dito sa mga panghalip na ito ay panghalip pamatlig. Ang ito, iyan, at iyon ay mga panghalip pamatlig. Paano ba natin ito gagamitin sa pangungusap? Pero pakinggan nyo muna ang pag-uusap ni Butchay at saka ni Butchoy. Tingnan natin kung anong sinasabi ni Butchoy kay Butchay. Sige, ito ba ang laso mong nawawala? Nagtatanong si Butchoy, pero hawak-hawak niya ang laso. Ano naman kaya ang sagot ni Butchay? Yan nga ang aking lasong nawawala. Ano pa kayang sundo nilang pag-uusap? O, pansinin ninyo ha, yung mga panghalipamatlig na ginamit nila. Okay, tingnan natin ang tanong naman ng batang ito na kanilang kaibigan. Yan ba ang bahay ninyo? Pansinin ang nakasulat na salita na panghalip na nakakulay dilaw ay iyon. Okay. Tingnan natin kung ano ang sagot ni Butchoy at saka ni Butchay. Hindi! Hayon ang aming bahay. Gumamit din siya ng panghalip pamatlig na hayon. Okay. Alamin pa natin ang iba pang mga panghalip pamatlig. Okay. Dito ang aming bahay. Tingnan natin, dito ang aming bahay. Ayan. So gumamit siya ng panghalip pamatlig na dito. May halaman at mga bulaklak sa aming hardin. Okay, sunod na mga panghalip pamatlig na dapat nating alamin. Iyan bang regalo mo kay inay? Opo, ito nga ang regalo ko kay inay. Ulitin ko ha, iyan bang regalo mo kay inay? Opo, ito nga ang regalo ko kay inay. Iyon, iyan at ito ang ginamit nilang panghalip pamatlig sa kanilang pag-uusap. Okay, tingnan natin. Ano pa kaya ang mga pag-uusap nila? No? Sige, pakilagay na lang diyan sa mesa. At ano naman ang kanyang sagot? Opo, kuya, ilagay ko na lang po dito. So, ang diyan at dito ay mga panghalip pamatlig. Okay, ano nga ba ang panghalip pamatlig? Okay, dapat nating malaman na mga batang MTB namin mula Luzon, Visayas at Mindanao. So ang panghalip pamatlig ay ginagamit pamalit sa ngalang ating tinutukoy o itinuturo. Okay. Sunod. Ano pa kaya? So ang mga panghalip pamatlig pala ay nagkakaiba-iba batay sa distansya o layo ng tinutukoy na pangalan ng taong nagsasalita at sa taong kinakausap. Okay, narito pa ang ibang mga panghalip pamatlig. Balikan natin sila ha. Okay. Ito, dito, kailan natin ito ginagamit? Panturo sa mga bagay na hawak o malapit sa taong nagsasalita at kausap. Ulitin ko, ang ito, dito, ay panturo sa mga bagay na hawak o malapit sa nagsasalita at kausap. Ano pa kaya ang iba pang mga panghalip pamatlig? Paano natin ito gagamitin sa pangungusap? Alam ito pa, iyan at diyan ay ginagamit panturo sa bagay na malapit sa taong kinakausap. Sunod, ano pa kaya ang iba pang mga panghalip pamatlig? Iyon, doon, at hayon. Kailan natin ito ginagamit sa pangungusap? Ginagamit panturo malayo sa taong nagsasalita. So pansinin ninyo kanina yung pag-uusap ni Butchoy tsaka ni Butchay at sa kanyang kaibigan. Gumamit sila ng iyon, doon at hayon. So malayo yung lugar na kanilang itinuturo. So sa pagkakataong ito, susubukin ko ang husay at galing mo. Batang MTB, dalawa. Sige. Dumako na tayo sa unang pagsasanay na aking inihanda. Amin palang inihanda ni Tutor Lori. So, babasahin ko yung panuto. Piliin ang panghalip pamatlig na ginamit sa mga pangungusap. Isulat ang sagot sa kwaderno. Unang pangungusap. Doon mo ilagay ang mga pinamiling bagong aklat. Anong panghalip pamatlig ang ginamit dito sa unang pangungusap? Ang sagot mo ba sa chat box ay doon? Naku po, ang husay mo! Ayan, may sumagot na doon. Si Princess, si Samantha, si Samantha Villanueva, si Jaden. Naku po, ang dami ang husay nila. Ang galing! Dumako na tayo sa pangalawang pangungusap. Sige, tingnan ko. Maganda ang blusang pula na suot mo. Saan mo nabili ito? Anong panghalip pamatlig ang
ginamit dito? Ang sagot mo ba sa chat box ay ito? Yan ba ang sinulat mong sagot? Naku po, ang husay-husay mo! Tama ang iyong sagot! Dumako na tayo sa pangatlong pangungusap. Sige nga, tingnan natin. Iyan ang bagong bahay na binili ni Lola Bining para sa kanyang mga apo. Anong pangalipamatlig ang ginamit dito? Isa, dalawa, tatlo, pag-isipan. Ang sagot mo ba ay iyan? Naku, ang husay-husay mo talaga, batang MTB, dalawa. Dumako na tayo sa pang-apat na bilang. Tingnan natin. Go! Ayan, tingnan mo itong bagong alagang aso ko. Napakataas lumundag. Anong pangalipamatlig ang ginamit dito? Isa, dalawa, tatlo, pag-isipan. Ang sagot mo ba ay itong? Yan ba ang isinulat mo sa chat box? Naku, talagang ang husay-husay mo talaga, batang MTB dalawa! Dumako na tayo sa panghuling bilang. Tingnan natin kung ano pang mga panghalipamatlig ang ginamit dito. Okay, maganda ba ang lasong suot ko? Bigay ito ng ninang ko. Naku, naisulat na ang sagot. Ang sagot mo rin ba ay ito? Kahit na nakaipakita na ni Tutor Alma ang sagot, alam ko namang kayang-kaya mong sagutin yan. Okay, sige, yan ang iyong sagot. So, anong dapat nating tatandaan sa ating pinag-aralan sa araw na ito? No? Yung dapat nating isaisip. Ano kaya ang panghalip pamatlig? Okay, so tatandaan natin ha, mga batang MTB, mga tsuti namin mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang panghalip pamatlig ay ginagamit sa pagtukoy sa isang tao, bagay o puok na malayo o malapit sa taong nagsasalita at sa taong kinakausap. Iyan ang dapat nating tatandaan. Okay, iyan kung paano natin gamitin ang panghalip pamatlig sa pangungusap. Okay, isa pang pagsasanay din. Alam ko pong kayang-kaya niyong sumagot sa mga pagsasanay na inihanda namin sa inyo ni Tutor Lori. Sige na, dumako na tayo sa isa pang pagsasanay. Pero bago nun ay basahin ko muna ang panuto. Piliin ang panghalipamatlig sa loob ng panaklong. Panaklong ha, nandun sa loob ng panaklong. Okay, babasahin ko po yung unang pangungusap. Maganda ang tsinelas na suot mo. Saan mo nabili? Ito, dito, iyan. Ano ang iyong sagot? Ang isinulat mo bang sagot sa chat box ay iyan? Iyan ba ang iyong mga sagot? Ayun, tama ang sagot mo. Iyan, iyan ang panghalipamatlig na ginamit natin sa unang pangungusap. Pangalawa, ano kaya ito sa pangalawa nating pangungusap? Ito, hayon, dito, ang bagong bahay na binili ni Mang Kaloy para kay Aling Susan. Ano ang iyong sagot? Ang sagot mo ba sa chat box ay hayon? Nako, ang galing mo talaga, batang MTB. Tumako na tayo sa pangatlong bilang. Sige na, excited na rin si Tutor Alma. Dito, diyan, doon mo ilagay ang bagong kabinet na binili ni tatay mo kahapon. Ano ang iyong sagot? Ano ang iyong sagot? Ang sagot mo ba ay diyan? Nako, tatlong palakpak ang ibibigay ko sa'yo. Dumako na tayo sa pang-apat na bilang. Sige nga, tingnan ko kung ano yung pang-apat na bilang. May nakita akong pusa sa loob ng kahon. Sino kaya ang may-ari? Nito, ito, niyan. Ano kaya ang sagot mo? Batang MTB. Ang sagot mo ba ay... Isa, dalawa, tatlo. Ang sagot mo ba ay nito? Naku po. Napakahusay mo. Dalawang thumbs up ang ibibigay ko po sa iyo. Okay, dumako na tayo sa panghuling bilang. Ano kaya naman ang tanong dito sa panghuling bilang natin? Diyan? Dito, doon, nakaparada ang tricycle na sinakyan ko. Anong pangalipamatlig ang ating dapat gamitin dito?
Ang sagot mo ba sa chat box ay doon? Nako! Isang masayang mukhang ibibigay ko sa mga batang MTB mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tanggapin niyo ang aking masayang mukha dahil napakahusay niyo. Ayan, gusto ko pang pagyamanin ang husay mo no sa ating adalin sa araw na ito. Kaya isa pang pagsasanay ang ating gagawin. So, tingnan mabuti, ha? Ang pagpipilian lamang natin dito ay ito, dito, hayun at iyan. Iyan lamang ang mga panghalipamatlig na ating gagamitin at ilalagay sa patlang. So, babasahin ko muna ang panuto. Isulat sa patlang ang panghalipamatlig na ito, dito, hayun, iyan, ayon sa mga nakalarawan. So, tingnan mabuti yung nakalarawan, ha? Patlang ang lobong binili ni nanay na bitawan ko. Anong panghalip pamatlig ang iyong sagot? Ang sagot mo ba sa chat box ay hayon? Napakahusay mo, batang MTB! Ayan, babasahin ko ha. Hayon ang lobong binili ni nanay na bitawan ko. Pangalawang pangungusap. Tingnan natin. Ano naman kaya ang tanong dito sa pangalawang pangungusap? Patla ang aming paaralan. Ano ang iyong sagot? Ang sagot mo ba ay hayon? Ang galing, galing mo talaga! Ang husay mo, babasahin ko yung pangungusap. Hayon ang aming paaralan. Dumako na tayo sa pangatlong pangungusap. Ano naman kaya ang pangalipamatlig ang ating gagamitin dito? Halika, patlang ka sa tabi ko maupo. Anong pangalipamatlig ang dapat nating gagamitin dito? Isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isulat ang sagot sa chat box. Ang sagot mo ba sa chat box ay dito? Kung iyan ang sagot mo, tatlong palakpak ang ibibigay ko sa iyo. Ayan, babasahin ko yung pangungusap. Halika dito ka sa tabi ko maupo. Dumako na tayo sa pang-apat na bilang. Lucy, patlang ba ang bagong bola mo? Ano kayo ang sagot mo dito? Ano kayang panghalipamatlig ang dapat nating gagamitin? Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Ang sagot mo ba ay ito? Iyan ba ang sagot mo sa chat box? Babasahin ko ang pangungusap. Lucy, ito ba ang bagong bola mo? Ayan, ang galing mo talaga. Kaya wow, amazing ka, batang MTB. Dumako na tayo sa panghuling bilang. Okay, tingnan natin. Si Chuchay ang bagong alagang aso ko. Patlang ang kanyang tulugan. Anong panghalipamatlig ang ating gagamitin sa panlimang pangungusap? Isa, dalawa, tatlo, narinig mo ba yung bell ko? Ang sagot mo ba ay iyan? Iyan ba ang iyong sagot sa chat box? Ang galing-galing mo, tsuti ko. Babasahin ko yung pangungusap, ha? Si Chuchay ang bagong alagang aso ko. Iyan ang kanyang tulugan. Naku po, napagyaman na natin ang inyong husi at galing. At sigurado akong pagkatapos ang ating aralin tungkol sa panghalipamatlig ay, naku po, sure to sure, 100% napakahusay mo na batang MTB. Okay, pero bago nun, may nais po akong ibahagi sa inyo. Hindi lamang busugin natin ang ating kaalaman, bubusugin din natin ang ating espiritual na pangangailangan. Okay, ito ay matatagpuan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang verse na ito na matatagpuan sa Kronika chapter 17 verse 20. Wala kang katulad o Yahweh. Wala kaming kilalang Diyos na tulad mo. Ayan, uulitin ko uli ha. Babasahin ko yung verse na dapat nating tatandaan. Wala kang katulad o Yahweh. Wala kaming kilalang Diyos na tulad mo. Yan, tatandaan din natin yan mga batang MTB namin. Pakisaulo nyo rin ang mga bersikulo na aming ibinabahagi ni Tutor Lori sa inyo. Okay? Dahil gusto namin makita at malaman, no? At gusto din namin na ma-appreciate ang mga ginagawa ninyo sa amin, yung pagsuporta ninyo sa amin araw-araw. Nais din po namin na ang husay at galing mo ay ipadalam ninyo sa amin. So para sa husay at galing, narito po ang isang karagdagang gawain na inyong gagawin.
Sumulat ng pangungusap gamit ang mga sumusunod na panghalipamatlig. Isulat ito sa sagutang papel. Ang unang panghalipamatlig na inyong gawa ng pangungusap ay ito, pangalawa ay hayon, at ang pangatlo ay doon. So sana po, no, makagawa kayo nito ng mga pangungusap. At kung maaari, picturean nyo po, no? Ayan. So amen. Naku, hello po. Ayan na. See, ang dami nila. Ang dami ng mga sagot. Naku, hello po. Silent Crucial po. Sa Paaralang Tarian Elementary School, grade 2 Manga siya. Hello, grade 2 Manga Tarian Elementary School. Maraming salamat po sa suporta po ninyo. And then si Arabella, si Marian is watching din po, si Pia, si Kim. Naku, ang dami-dami nilang mga sagot. Salamat po. Sophia, si Jana, si Justin. Naku, ang dami pala nila. Naku, talagang batang amazing talaga kayo. Good morning, Papaya Elementary School is D.O. I forgot kung nabasa ko. Salamat. Salamat sa inyo na na sumusuporta sa amin, no? So, ano pa? Sino pa kaya dito yung mga nasa chat box na sumasagot? Naku, maraming salamat. Tanggapin ninyo ang aking pasasalamat sa inyo, no? So, iyan po, no, kailangan natin ipadala. So, nakita nyo po yon sa QR code natin, no? Ipadala ninyo, iscan nyo lang yung QR code namin at ipadala ninyo sa Itulay MTB MLE ang inyong mga gawain. Kasi nais namin makita yung ang husay at galing ninyo sa MTB MLE, dalawa Tagalog. Kasi nais namin ni Tutor Lori na makita at malaman namin na talagang kayo ay aktibo at nais ninyong mapalawak pa ang inyong mga kaalaman. Okay, narito rin po yung mga nagpadala. Okay, tingnan natin, husay at galing, nagpadala po sila. Tingnan natin. Ayan, ayan sila. O, diba? May mga MTV stars sila. Yan, yan din po ang gagawin ninyo. Picturean nyo po, ipadala nyo po sa amin. Ayan, yan sila ang mga ever. So, maliban pa dito sa kanila ay marami pa po silang nagpapadala sa amin at nagpapasalamat po kami doon sa mga nagpadala sa amin ng mga kanilang gawa, sa kanilang mga ginawa po nila. So, thank you, mga batang MTV dalawa Tagalog. Maraming salamat na napakahusay nyo at talagang pinahahalagahan nyo ang inyong edukasyon. Okay, so isa pa po, nais po namin ni Tutor Lori na malaman ang inyong boses. So iscan nyo rin po yung survey form at mag-fill up po kayo kasi gusto po namin mapabuti pa ang aming pagtuturo. Ang inyong suhisyon sa aming online tutorial ay napakahalaga po talaga sa amin. Okay, so naway mabigyan nyo po ng oras o ang pag-survey po dito at open po kami sa inyong mga suggestions, ano pa po mga dapat namin gagawin para mapaganda pa namin ang aming mga ang aming pagtuturo sa inyo, mapa-TV man ito o mapa-online live. Okay, oops! Naku po, oras na pala na ako ay magpaalam sa inyo. Ako, sigurado mamimiss ko na naman kayo. Lilibas na naman ng isang linggo. Ay, nako, at hayaan nyo po sa susunod na linggo, no? Sa susunod na aralin natin, ang pagkikita natin ay, naku po, isa na namang makaalamang aralin ang aming ibabahagi ni Tutor Lori sa inyo. So, okay na, tayo na pong magpaalam. Handa na ba ang mga batang MTB dalawa Tagalog? Ayan, isa, dalawa, tatlo. Paalam na, mahal naming mga tsuti. Naway nasiyahan kayo sa kalamang na ibahagi. Makabagong kahusayan, makabagong kasanayan. Ang tanging naibigan ng inyong abang lingkod, Tutor Alma, Tutor Lori. Isa pa! Paalam na, mahal naming mga tsuti. Naway nasiyahan kayo sa kalamang na ibahagi. Makabagong kahusayan, makabagong kasanayan. Ang tanging maibigan ng inyong abang lingkod, Tutor Alma, Tutor Lori. Ayan, alam ko po na makabagong kaalaman na naman ang aming naibahagi sa inyo sa araw na ito dahil dito sa
DepEd Itulay online tutorial, makabagong kaalaman, makabagong kasanayan at makabagong kahusayan ang aming hatid sa inyo ni Tutor Alma. Dahil dito sa Itulay, tuloy-tuloy ang pag-aaral, kaya isulong natin ang edukalidad. Maraming salamat, mga batang MTB, mahal na mahal namin kayo ni Tutor Lori. Paalam! Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!